So, build-up speed, paano nangyayari sa loob yun? Pag yung pipe niyan, nag-off ka niyan, or kahit sa steam 1, nag-off ka niyan, may natitirang tubig doon. Ngayon, once na-inoff mo to, ano nangyayari doon? Yun yung titigas. Yun na yung tumitigas na. Masters, welcome back to my YouTube channel. Bago ko pa lang sa YouTube channel ko, huwag mo munang kalimutan i-click yung subscription button at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa video na ilalabas every week. Sobrang interesting ngayon ng content natin. Kaya lang, medyo giniginawa ko, Master, kasi alas 8 na ngayon. Late yung pagkakataon sa atin ni Master Sandy. At na-feature na natin yung shop niya before. Then, galing lang siya sa Europe. At ano siyang isi-share sa atin about sa importance ng espresso machine. Ma'am Karen, kumusta? Hi. Siyempre, buti hindi kita yung sasal. Buti yung asawa ni Master Sandy. Kumare ko yan. Si Master MJ. Sige na, mega shoutout yan. Nagtatampo pa si Master MJ natin. Walang niya, late ka na. Ma'am Mira, ba't late ka na magsabi? Ano? Kumusta? Kumusta ang trip to Europe, Ma'am Mira? Pumutay ako, pumutay ako. Balita sa'yo. Hello. Ay, marami tayong pwede. Tropa natin dyan. Solid yan. Kaya, kaya kahit walang niya, kanong oras ka na nag-ano? Alas 6. Alas 8 na eh. Sige, presurize ako. Anyong sa'yo, kamsamira. Sige, okay. Pasin mo. Sige. Come. Yo, Chiefs and Master, welcome back to Sandy's Station. Maraming salamat, men, sa pag-invite ulit sa amin dito. Ayun naman. Na-appreciate ko yung chinat mo ako din na i-vlog natin yung natutunan mo sa Netherlands. Netherlands or part ng Europe? Netherlands. Part ng Europe. Yeah. Tawa nating information ngayon. Sobra. Specific, pero sobrang worth it para sa mga tropa natin. Especially sa mga machine na na-encounter nila. So, magiging aware na rin sila. Hindi naman pinakakailangan naman natin. At the same time, para maging specific tayo sa mga ginagawa natin. Alright. Ang muna siguro segment ng ating i-discuss ngayon is yung history. I didn't expect na si Keith Vander nagtrabaho to kay Lamar Soho. At nakatrabaho niya rin si Sineso at si Slayer. Magkakakalala sila dati. Sineso, Slayer at si Keith. Alam mo kung saan sila galing pa? Itong hinahanakatawa. Lamar Soho Company. So, actually, hindi mo na kailangan masyado ng advertising for them kasi pagandaan sa mga machine na yan, yung mga top of the line yan is talagang trusted na talaga sila ng mga. Well, trusted po sa mga specialty coffee. At same time, kilala ko nila. Pa 1970s, Lamar Soho na. Then, lumabas sa GS3. I didn't expect na meron lumabas na Mistral. What do you mean Mistral? Mistral espresso machine. Okay. Na from Lamar Soho. Then, yung ginamit niya doon, binenta niya ngayon itong design niya kay Lamar Soho. Okay. So, yung pera na nakuha niya kay Lamar Soho, that parang pinang-invest niya sa sarili niya. So, nung nag-invest siya, doon na nagsilabasan yung mga design niya kay Keith Vander. Nag-start kay Mirage, lumabas si Spitzer, and then lumabas yung Wild Body. And kasi parang yun na, hanggang sa naging nakilala na siya, at the same time, quality assurance na talaga as in, So, simulan na natin. Siyempre, konting discussion lang yun sa history. Unahin muna natin sa mga parts ng machine. I-discuss muna ni Master Sandy yung parts ng machine natin para maging familiar muna tayo sa mga capabilities niya. Pinaka-masasabi ko lang dito sa machine na to is napaka-friendly user niya. In terms of everything, nakikita niya naman, may mga paddle tayo rito. May kita niya, steam one niya. Paddle lang. So, napakadali lang niya. Ganito. Second to that, pwede mong kontrolin yung pressure niya habang nami-steam. Diba? So, yun yung pinaka-solid sa kanya. Kung makikita niya naman dito, kitang-kita na yung shot timer sa kanya. Once na tutor, pinadol ko itong ano na to, finish ko na ito down. Makikita niya agad is, nag-extract na yung coffee natin. Na may double spout siya, at the same time may naked na rin. Yung hot water naman niya, kung makapansin nyo, di paddle na rin. So, napakadali niyang kuwaan. And, talaga yung medyo convenient na yung ano niya, yung mga paddle niya. For example, itong pang-steaming one. Yup. Okay. Sobrang dali. Talagang ano yung mga dali na lang. Kung makapansin nyo rin dito, meron din tayong tinatawag na switch dito. Pwede mo rin siyang iset ng volumetric.
So, napakadali na lang. So, itong volumetric, paano mo siya isa-set? So, napakadali lang yan. So, ipipress ko lang siya ng 3 seconds. Then, pa nag-link na siya, nakikita nyo dyan, ipipress ko na siya kung gaano karaming water ang gusto kong ilabas. Okay. Mas maganda yan kung meron ng laman na may lamang coffee drum na itong pack niya. So, at the same time, pag kinat ko yan, isa-save niya na yung nilabas niya na water. Kung ilan yung water na nalabas niya, makaka-copy na natin. Yun yung volumetric. Yep. Pwede mo rin siyang gawin dalawang volumetric. Ilalagay ko lang ito sa kanan, ganun din. So, press ko lang ito, 3 seconds, then i-hold ko lang siya, then panag-link na siya, set ka ng another volumetric. So, pwede kang magawa ng dalawang profile dito ng volumetric. Ganun siya kaganda. Sinesave niya na. Meron din siyang backflash. Kusing na, gusto na natin ilinisan yung machine natin. Makikita niyo dyan, off lang natin ito. Then plus to, lalagyan natin sa kaliwa. Hold mo lang to, and then open. And then that's it. Automatic backflash na siya. Punta na tayo kay temperature. Make sure na napakadali niyang baguhin. So iseset mo lang siya, hold mo lang to. Then set mo yung... Yan. So let's say 33. Okay na siya. So set na ng 32 yan. Man, bakit mahalaga ang temperature sa machine? Especially sa mga bagong coffee natin na sinaserve, kailangan natin mag-angat ng temperature. Ay, kailangan niya magbigas. Alright. Kailangan niya magbigas. So, tsaka matigas yan. Oo, sobrang kailangan mo siyang lutuin. Ang alawa, doon naman sa mga old na yung coffee. Mga age, kumbaga age beans na. For example, mga 20 days or 1 month. Actually, 1 month. 1 month and one so month. Okay, 1 month. Doon na pwede tayo mag-adjust ng mga temperature. Depende pa rin kung paano yung ginawa yung coffee, paano nila yung coffee. Nakabaray pa rin. Maraming pa-possible baguhin. Kaya mahalaga talaga yung temperature. Mahalaga talaga. So, by the way, additional to that, steam natin, pwede rin natin baguhin yung temperature. So yung steam natin, meron na rin siyang heat exchange. Connected siya kay boiler. Multiple boiler itong kids banner na to. Kaya hindi ka gano'ng mahihirapan kumuha ng accurate temperature. Additional to that, meron tayong tinatawag ng PID and thermostats. PID stands for what? Yun lang. Proportional Integral Derivative. Okay. Tama ba? Oo, oh, I think tama yun eh. To make it short, ganito yan. Paano nare-read ng temperature, actually temperature indicator yan. Okay. So once na nare-read niya yung temperature, kung saan nakalagay yung thermocouple, thermocouple yun yung nag-detect ng temperature. Kung saan item ba yan, sa metal ba yan, heat or air, madedetect niya. Ganong pamamaraan, si PID, babasahin niya yan. So nag-up and down yan. Kaya kung mapapansin niyo, once nagpo-pull kayo ng rope head, nakikita niyo yung temperature niya nagbabago. Tandahan na ito, si Kiss Vander din nagbagay niya ng thermostats. Hmm. Thermostat na invento pa yan, 1970s, gamit pa ata ni Hima yan. Bakit niya dinagdagan ng thermostat? Para mas maging accurate tayo sa temperature. So ano yung role ng thermostat? Thermostat is a equipment na kaya niya rin mag-detect ng temperature. Now, it's like a mercury. So it's a bit expensive, kaya kung makapansin niya, may mga machine na sobrang mahal. Ngayon, once na nakadetect niya yung temperature na sinet mo, bigla siyang mag-drop down. Okay. So, ahabulin yung temperature. Paano niya makahabol yun? Si Kiss Vander, meron siyang hot and cold water. Nagbabato siya ng hot and cold water. Alam niyo ba yung group head? Itong pinakamalamig na dinadaanan ng hot water. Pinaka? Malamig na pala. Bakit? Pag nandito na ang tubig, nagre-release ng pressure niya. So, yung nakaset na temperature dito na nandun sa loob, chances niyan, hindi niya na-detect yung water temperature. For example, 92 na binabasa niya ito, is hindi magiging 92 pag nasa broken na. Bakit? Kasi magkakaroon ng heat conduct. Ibig sabihin, once na nagpa-pastro yan, nababawasan na ng temperature. Na temperature, oh. Hindi lang. Mismo, ito, boiler pa. Boiler na ito. Niya? Oo. And at the same time, napakalapit ng boiler niya. Each group head, may sarili-sarili siyang boiler na 2 liter. Pag nabawasan ng 100 ml yan, within 4 seconds kaya niyang ibalik yung exact temperature. Ganon ka-solid. Then, thermocouple. Usually ang thermocouple, maliliit lang yan. Si Kiss, gumawa siya ng mahaba at nandito mismo sa... Ito mismo. Nasa labas. Nandito mismo sa labasan ng water. Kung temperature-wise pag-uusapan, kung may thermocouple ka dito, nade-detect niya kung ano yung temperature dito. Papasukan natin yan ng thermocycle. Ang ginagawa kasi niya, let's say may water dito sa boiler na to. Okay. Magkakaroon siya ng init sa likod. So, syempre, may madedetect niya yung temperature. Ang ginagawa ng thermocycle loop, iniikot niya yung tubig. Unlike sa other machine na pagdating sa group head, hindi na bumabalik. Again, like what I said recently,
pag nagbabalik tayo, pag nag-iisa yung water dito, nag-release ng pressure. Kasi nga ito yung pinakamalamig na part. And then, basta nag-release ng temperature yan, yung group 10 mo, possible na mabawasan na 10. So, do you think nakukuha ba natin yung accurate temperature? Possible. Hindi natin alam kung ano pang pwedeng gawin niya. Now, ibabalik niya kayo niya. Kumiikot. So, kung tatanungin niya ng consistency-wise, nagpipigil niya. Na? Ibibigil niya yung temperature na gusto mo. At kung makapansin mo rito sa mga temperature niya, 0.1 lang ang nababawas. So, minutos niya, susustain niya yung temperature na sinet niya. Papakita natin sa inyo kung paano siya mag-cool at then paano yung nagiging chain effect. Pasipin na niyo, maangat na yung spring niya. Ibig sabihin yung water, maangat, tapos bigla niyang ibabaksak yan. Pakunti-unti. Nakikita niyo sa ilalim niya, nagiging even yung extraction niya. Tapos i-heat na lang natin yung yield na ini-aim natin. So, ganun. Ayun yung pinakakalaga niya. Parang pala rin na pre-intuition sa kanya. Okay, no? Ganda rin eh, no? Wow! Okay na. Kamis. Sweet. Right here. So, medyo malakas yung kanyang pressure. No? Yun na sinasabi ni Master Alex, pagka sumali kayo ng drone, che-check niyo yung pressure niyo. Sino nga pala kasama mo ulit dun sa ano? Paris, ano kasama ka po? Ang pangalan ng Mike. Ayun, si Michael. Michael, Mike. AKA Gabby. What ganun? Ay, grabe ah, ano, nag-ano lang ako ngayon. Nag-settle lang ako ngayon. Bali, hindi. Medyo nag-settle lang yung gatas. Wala tayo sa latte. Wala tayo sa latte. Sabi nga ni Kuya Billy, hindi tayo nag-ano sa... Tama. So, pinakagwapo yun. Taste, oh. Siyempre. Pinakagwapo na lang. Hindi natin ibang... Gusto naman. Tapusin na natin to. Oh, tapusin na natin. Tapos ako nito. Pinaka-importante, like kung sinabi ng mga iniidola natin, know your equipment. Exactly. So, kung alam mo yung mga parts at kung paano gamitin itong machine na to, madali ka makakawa ng masarap na kape. So, especially sa calibrating ng kape. Tapos na ito, gano'ng consistent yung mga ginagawa mo. Ito naman yung gusto natin sabihin sa mga tropa natin. Know your equipment. Tsaka naka-eco mode naman yan pag kape. Eco mode! There you go! Pasok natin yung eco mode. Siyempre, may mga shop tayo na ilang oras lang nag-close. After nun, magbubukas na ulit. Alam ba natin na pag nagbukas tayo ng machine, napakalaki ng kinakaya ng kuryente. Kung i-eco mode mo yan, nakakapikit ka sa kuryente. You mean, pagka pinatay tapos binuksan, malaki na din yung kuryente mo. Additional information, pre. Ito, kahit i-eco mode mo, mamaintain mo yung temperature. Bakit natin kailangan siya yung i-eco mode at mamaintain yung temperature? Bakit? Aware ba tayo sa mga scale? Okay. Scale? Scale, build-up scale. Okay. And sa mga calcium na namumuo. Okay. Ano yung pwedeng mangyari sa machine? Pwede siyang ma-block yung mga brass niya. Same time, hindi na magiging consistent yung water flow. Okay. Sa mga pipe niya. Sorry. Hindi porkit maganda ng tubig natin, hindi na magkakaroon ng scale ang machine. Kaya nga dapat meron tayong magandang water kasi water is the most important in the coffee. Pag itang scale, paano nangyayari sa loob yun? Pag ito, yung pipe niyan, nag-off ka niyan, or kahit sa steam 1, nag-off ka niyan, may natitirang tubig doon. Eh, mas nainom ko to, ano nangyari doon? Yun yung titigas. Yun na yung tumitigas na yan. So, hindi porkit nang maganda na yung machine, hindi na magkakaroon ng it's safe. Kaya pa matignan sa build-up scale. Kasi yung mga machine ngayon, lalo na after 1 year, kung walang maayos sa tubig, tapos yung machine pa nila, ilalim lang na off. Ano mo yung scale sa loob? Totoo. So, aware na rin yung mga tropa natin gawin sila para regarding sa mga machine, alam din nila yung nangyayari sa loob. As in, maalalamin na yung machine. Basta pinaka key point lang dito, pag napabayaan ng ganun yung machine, is mabablock yung pressure. Yung mga pipe. Yung pipe niya, then yung pressure niya, magbabago. Yung pinahihina, may tendency na yung pressure. Which is ito. Which is ito. Yup. Ayan. Usually ito, makikita mo talagang even. Ayan, even siya. So, yun ang nakakasama. Additional information, total, binaksan natin yan. Aware ba kaya na ang
heat metal is nakakapag-reduce ng temperature like what we said recently. Sa latest na labas ng mga machine ng kiss ngayon, plastic yun ang nagsabi. Lupet, di ba? Yung plastic na yun, pag dumando ng water, nandiyan yung temperature na sinet. Na sinet mo. Okay. Galing, solid. Sobrang dinamitan talaga ng water. Kung makapansin mo, napaka-genius. Know your coffee, know your equipment. Then take care of your equipment. Kailangan ko rin ipagpatuloy at maintain sa sarili ko. Ang maging attitude ko na rin yung feelings at paalaga at awareness sa ako. Hindi lang tayo basta sa lasa, hindi lang tayo basta gawa. Sa gawa. Mm-hmm. Hindi lang para sa parameters na ginagamit mo. Hindi lang sa water. Yep. Kasi kung ikaw, may coffee shop ka, tapos ganun yung nangyari. Parang may metro dito. So naabutan na tayo ng bell, kailangan na natin end yung vlog. Master, any recommendation sa shop? Ah, by the way, just want to inform everyone, if you're looking for a scale, you're the distributor of Felicita. Felicita, weighing scale? Weighing scale. Backpress, by the way, you're the distributor, official distributor. Okay. Coffee beans, we're roasting our own coffee. For sure, Espresso machine. Love this brand and at the same time, pwede tayong mag-share ng information and training pag bumili kayo ng machine. Okay. Hindi lang training, about how to maintain the machine. Kasama na yun. How to maintain the machine, maintenance, kasama na yun. Training. Pwede namin yung vlog dito at I hope na na-enjoy kayo sa ating content ngayon. At talaga sinadya ko pa si Master Sandy dito kahit sobrang late na. Kasi, sino ba dali? Ha? Sino ba dali? Ikaw ang dali. Ako? Nang sabi. Alas 6 ka na nagsabi, kaya alas 8. HEP! So, Master, huwag mo muna kalimutan mag-hit ng subscribe. Subscribe tayo. Hit mo na rin yung notification bell para ma-inspire pa tayo gumawa ng mga solid na content na makakatulong sa ating kapwa barista at para mapatunayan natin na hindi lang basta trabaho ang ginagawa natin dito kundi yung passion natin ay nandito na at kung gano'n tayo kaseryoso sa ating profession. So, see you again in my next vlog. I hope you enjoy the vid. Bye!